2 years ago, may findings akong hernia din. Dapat o-operahan na ako 2 days. 2 days before my operation, tumakas ako sa Chinese gen. Hindi ako nagtuloy. Buti na lang, itong panty liner na to, blessings talaga siya. Kasi siya yung nag-start ng symptoms ko na mag-discharge ako ng yellowish at iba ang smell. Then talaga may pain ako. At biruin nyo, November 1, I can't even bend my knees like that. Talagang ano, yung grabing pain. Tapos nasa Victory ako, ang husband ko na andito. Nakaganyan ako sa window ng Victory. Yan, talaga waka mo kasi yung pain, grabe na talaga. So nag-start ako noon, November 6, tumakbo na ako sa doctor. The first one, nagkamali ako ng punta, internist ang napuntahan ko. Sabi niya, Bartholin cyst. Pero hindi, sabi, pumunta ka ng OB-GYN. Ito na po yun. Ang nakita niya is masyadong makapala aking lining. Yung mattress ko, parang 90 years old na mattress ng 90 years old. So yung bleeding ko, baka nagkukos dito sa loob nito. Pero nakita pa rin niya sa loob na meron akong malaking bukol sa left. Ito itong pinaka-left dito. Kasi talagang yung pain, grabe pag bumaba, umakit siya through hanggang... Through and through yan, diretso hanggang dito. So pag nagtuturo ako, parang kakaiba yung feeling ko, ganun. Then nakita din sa kanan ko, meron din ako ano, cyst, yan. So sabi niya, after 2 weeks, bumalik ka sa akin. Kasi yung bleeding, titingnan natin kung saan nang gagaling. So naka-schedule ako for RASPA. RASPA, baka kasi andito yung nagkukos ng bleeding. So eto, nung 29, naka 2 weeks na akong gamit ano, ng panty liner natin. Kasi hindi ko siya hininayang na gamitin. 29 ng ano, ng hapon, sinundo ako ng mister ko sa room. Talagang ganyan, hawak-hawak ko yung ano, yung puson ko, hawak-hawak kong ganyan. Napakasakit, tapos todo yung kirot, nakabaliktot talaga ako. Then, ano, makirot, mamaya parang may gusto lumabas. Tapos pumunta ako ng CR, kasi nung makita ko, biglang, plop, gumano. Sabi ko, teka, ano yun? Baka matres kayong lumabas. Pagtingin, shot, sabi ko, yung sa inidoro namin, napunuhan siyang ano, yung ano niya, bowl ng ganyan. Tapos, kaya lang, ang hindi ako natakot at paglabas, ang gaan. Tapos, teka, ba't namula yung headache ko? Di balik ako ulit. After 1 hour ng pagpapahinga, ayan na naman. Ganun. Kambal yata yan, sabi niya. Tapos, pagbalik ko, another plok. Kaya lang yung time na yon, medyo nervous ako. So, nakiramdam ako kung magbi-bleed ako. So, naiga ako ulit. Kaya lang, here's another one. Sabi ko, naku, ayoko na yata. Baka mamaya, matres ko na talaga yung lalabas. Eh, dumating yung anak ko. Anak, tingnan mo nga. Sabi ko, nadidiri ka ba? Pagtingin niya, sabi niya, mama, angatin mo nga. Inangat ko siya ng brush. Pagtingin, kasi talaga ay sing buong buo. Tapos hindi mo, mama, bulat-latin mo nga. Di kinaganon ko nung, hindi siya makalag. Tapos meron siyang maliliit ng kula-kula. Ito yun, sinaid ko lang siya sa alcohol. Ang size nito, ganito. Ganito siya talaga pag nilagay mo sa ano. Nasa garapon po ito. Kanina, enjoy lang akong dali yung garapon sa school. Parang inaano ko yung mga kasama ko na, tingnan nyo, sabi ko, ito yung ano, ito yung lumabas sa akin through the ano, negative ano. So makita nila ito, naku talaga na-shock sila kasi nakita nila yung panghihina ko before and talagang, as in 2 weeks, latan-lata ako, suka ako ng suka, which is hindi ako naglilihig. Yung pala, cause na yun ng ano, nagiging weak na yung aking ano, immune system. Tapos yung hyper-acidity, grabe na siya. In-explain niya sa akin, mama, alam mo, sabi niya, blessing siya kasi ang word na negative ang ion, ipu-pull out niya or yung kung ano yung bad elements inside your body, siya yung tutulong na maglabas ng virus sa katawan mo or yung